Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! Dear Santa, ano yan Kuya Jobert? Sumusulat ako kay Santa. Na alam? Kasi gusto ko magkaroon ng gift. Uy, sana matanggap ni Santa yan. Sana naman matanggap ni Santa yan. Naniniwala ka pa pala kay Santa. Napadala niya kaya ako ng gift. Sana naman. Sana naman mabigyan ka niya ng gift. Sa gift na yan. Wala yun. Ano ba ang kahilingan mo ngayong Pasko? Gusto ko ngayong Pasko ay kapayapaan sa mundo. Mm-hmm. Dalawa, gumaling yun na yung mga sakit. Pangatlo, magkapera yung mga walang pera. Mm-hmm. Pang-apat, bumalik sila sa dati. Wish lang din. Wish lang din. Bahala na Diyos. Okay, are ready? If you are ready, this is the question for you, Mr. Job. Sabi ni Mario Becena. Oy, laks naman ang Becena mo! Bakit ang daming taong nag-aaway-away sa pera, eh papel lang naman ito? Dahil ang mga tao ay likas na sakim. Hindi sila nakukontente kung nakikukontento kung ano yung meron sila. Ha? Meron na nga silang sweldo, kukunin pa nila yung para sa tao. Nasasaktan din kaya yung pagkakas. Hindi na yan, mga manhid na yan eh. Manhid na yung mga ganyan. Wala na ka naman nakita ang mahirap sa mga yan eh. Puro mayayaman yan eh. Lalo na mayayaman palalo. Kung may kakayaan kang kumita, ba't mo kailangan pag-awayan at kaingitan yung isang tao? Mm-hmm. Yun ang maganda, huwag ka nalang maingit. Kaya lang naman nag-aaway-away yan dahil sa partihan eh. Diba? Parang baboy, pag hinati mo, sabihin, pork ko to eh, ba't mo kinuha yung pork ko? Sa tingin mo ba, balang araw, magkakaroon ng pagkapantay-pantay? Wala. Dahil nga, likas, paswapang ng paswapang tao. Oo nga eh, no? Paswapang ng paswapang ng mga tao ngayon. Pero pansinin mo, lahat habang lumayaman sila, yung mundo pumapangit, mas marami yung ginagawa ng tao para sa sarili niya, pang sarili niya, kesa yung pang sa lahat. Pang sa lahat. Kaya dapat ma-realize yung ginagawa ng tao kung hindi magtanim ng diaper. Huwag yun lang sisirahan yung kalikasan ng Pilipinas. Yan, tama. Tapos nagubos ng mga hayop. Darating ang araw, sinasabi ko sa inyo, itagaan nyo sa bato to lahat ng mga nakikita nyo kalikasan, painting na lang. Ito na, ang second question for you, Kuya Jobert. Sabi ni Marie de la Paz, ano ang pinakamahal na gamit sa buong mundo? Painting. May puro animals. Ano ang pinakamahal na? Na gamit sa buong mundo. Meron bang ano yan? Ang pinakamahal na gamit sa buong mundo ay walang imba kundi ang pilik mata. Nang paggawa ng pilik mata. Paggawa ng pilik mata. Bakit Kuya Jobert? Mahal nun. Bakit? Pilik mata. Pag wala kang pilik mata, ang pangit mo. Oo nga, no? Iyak ka ng iyak. Saka yung pawis papasok sa mata mo. Dire-diretso sa mata mo. Kaya may pilik mata, may panggawa niyan. Ang ginagawa nun, lalagyan ka ng bagong pilik mata. Magkano ang pagpapagawa niyan? Dahil mahal nga yan, di ba? Isang magkano? Pirasong pilik mata ay 10,000 dolyar. Eh, ilang piraso ba dapat? Minsan, ang pag napupunta ka sa mga Peking gumagawa, makakita ka ng 3 kulot. Ayun, peke yun. Hindi galing sa mata yun. Oo, yun. Hindi galing sa mata yun. Medyo. Bakit? Oo. Ito yun. Pagka tinignan mo ng microscope, sir, na-istapa kayo ng 3 kilay. Kulot. Ilang piraso ba dapat ang kilay ng tao kayo? 36. 36 lahat yan. Pilik mata, sa kanan. 36. 37. At bakit mas sobra dito sa ano? Pagkaluwete ka mas marami. Dumidepende. Sipin mo, binayaran mo yan. Magkano yan? 37. 10,000. Di meron mga 300,000 yan. Oo, dollars. Dollars yan. Tapos haluan nila ng 3 kulot. Yung 3 kulot, 5 piso lang isa nun eh. Oo. Nalalaglag nga. Isa nga, nakadikit lang sa tuwalya yan eh. Bakit? Galing sa buhok din, di ba? Buhok din? Oo. Patay na buhok. Oo, ano ba, patay na buhok. Nasa tuwalya nga yun. Oo, galing sa ano yan. Nasa saing pa.
Lalo pag yung kunyari yung nagpulupot ka ng ano, diba? Na yung buhok mo na straight, kumulot. Kasi nga, na ano ng panyo. Pinilagay dyan. Tapos, yung... Mas mahal pa pala sa gold yung pilik mata, no? Mahal pa yung pilik mata sa kotse, actually. Talagang ano talaga? Lalo na yung mga pilik mata ng mga Hudyo. Oo, yan. Kulot yung pag-ano yun, eh. Dalawang tiklop yun, eh. Parang twister yun, eh. Roller coaster. Dalawang tiklop. Pag ang tao mayaman, dalawang tiklop ng kilay. May nakita ka na dalawang tiklop ng ano? Oo, dalawang tiklop pag-ano, no? Parang katol. Uy, Kuya Jobert. Ha? Uy, ha? Katanungan. Pasko. Sabi ni Lisa Bernabe, sino ang nagpauso ng tongue twister na Pasko Paksiw, 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 Pasko Paksiw? Ay, sino pa? Yung duwende ni Santa. Oh, bakit niya na-invent yan? Nakalita niya kasi nagbe-baby to. Pinarusahan niya. Oo. Susunod na marunig kita mag-baby to. Marurusahan kita. Sabi niya, ata. Doon ka sa gilid! Sabihin mo to, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko. Sa kanya. Hmm. Pinagal. Pag hindi siya sumunod, tinatadya ka ni Rudolph yun. Tadya mo. Parang gangster si Santa. Parang gangster si Santa. Uy, stricto si ano sa mga ano niya. Sa mga duwende niya. Talaga? Isipin mo sa isang Pasko kung ilang laruan ginagawa nun. Oo, oo. Oo. Pag palaro-laro ka dun. Meron siya malaking may screen yan sa ano. CCTV si Santa sa kwarto niya. Rudolph! Tadyaan mo to si... Yung gumagawa ng trend, tadyaan mo. Bagal. Di ba si Rudolph ang pinaka-head ng mga reindeer? Mm. Sino ang pinaka-head ng... Anong pangalan ng... Ano? Nung duwende? Menchu. Menchu? Menchu. Parang sugaro. Jack, dati, taga ano yun, taga Tundo. Pinarusahan, naging taga-trabahador dun sa, ano ni Santa. Nung namatay, ginawang taga-gawa ng tren. Menchu, galing mag-tongits dati yun. Oo, si Menchu. Pinadyaan ni Rudolph. Pati mo naman si Menchu ba? Hoy! Ay, Menchu. Ay, Menchu. Tapos, si... Sino pa ba? Yun, tongue twister nila. Maraming tongue twister may, na pinag-usap. Oo, yan! Yun nga, naisip ko. Baka meron ka pang ibang tongue twister na ni ginagamit Santa? Nila. Oo, ni Santa. Binigote, binigutihan, tinanggalan. Ayan ang inaano niya yan. Binuge, binigutihan, hinahitan, ako yun. Ano yung parang bago sila makakain? Bago sila umalis. Ah, bago sila umalis. Masasama ka pag nagawa mo yun. Nag-ahit si Santa bago umalis. Kasi nakakain niya yung bigote niya. Inuubo pa nga yan minsan eh. Lalo pag umiinom ng sabaw. Oo yan, oo. Hirap yan. Santa, kain na po. Ano to? Nido soup. Nido soup. Hello, Kuya Jobert. Pag-greet naman po kay Santa na kasalukuyan pong pinupulikan. Santa Rosa, Laguna, kay Dave at kay Christian. Salamat, Lodi. J. Mark Basbas. Oo, oh, yan ah. May basbas ka na. Pa-shoutout naman po, Kuya Jobert, kay Jenny Rose Agdepa Martin. Lagi po kaming nanonood sa inyo sa sinimo. Prince Flores II. Shoutout naman po sa Echana family at sa De Guzman family. Kuya Jobert, more power. Lodi Jobert and Lodi Nonong. Ryan, makalalag. Ulo ka dyan! Makalalag ka dyan. Okay, Jobert, paano sila makapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Sinimo, tapos makakita sila ng post doon na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila ang kanilang katanong at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin. Yan, at syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan ninyo, lahat ng tanong ninyo, kaya-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert! Dear Santa! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga de! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.